Pag-usapan pa natin ang height requirements sa pagiging flight attendant kasama si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, aba, ay maraming nabuhayan dito sa balitang ito. At yung mga gaya natin na hindi masyadong six-footer, eh pwede na palang magbaging ano, no, cabin attendant. Pero ilang airlines na ang pumapayag na reach ang ginagawang basehan at hindi yung height? Pops J, ngayon locally sa mga airlines natin, may dalawa hanggang tatlo na reach na lang yung pinakatinatansya nila kung pass tayo dun sa height, sa quote-unquote height limit natin. Pero syempre, pagdating naman sa mga international airlines, iba kasi yung parang average height nila. So lahat ng mga gamit doon, medyo tataas din yung height limit doon. So pagdating sa reaches doon, iba siya kumpara sa local airlines natin, Pops J. Iba-ibang airlines, iba-ibang policy ng pag-hire ng cabin attendant, ano? Maliban kay Amelia, may kasamahan din ba siyang cabin crew na mas mababa sa 5'3 ang height? Yes, Pops J. On ground, yung mga ground crews natin at ibang cabin crews, marami rin ang tulad din ni Ma'am Amelia na mababa ang height. Tulad niya, 5'1.5 lang siya. May iba rin siyang mga kasabayan na nasa ganito yung range ng height nila. Pero syempre, yun nga, dahil ang tinatansya dito is yung reach nila, parang meron tayong iniisip din na parang nagiging minimum doon, which is yung nasa 5'1 pataas, para mag-guarantee natin na yung level of reach natin ay pasok pa rin naman sa standards ng airlines. Merimon, nakailang apply si Amelia bago siya natanggap sa airline? Actually, Pops J, yan yung magandang kwento doon. Si Amelia, unang try niya raw, unang application niya noong 2019, pumasa siya agad. Dahil ang tinignan din doon sa kanya nga, bukod sa personality, etc., sa mga looks niya, sa interview proper niya, yung sa height niya rin, tinignan, nakapasok siya. And then dumating nga raw yung pandemic, nagkaroon ng different courses of her life, nag-apply siya ulit, kaso doon naman nakahanap siya ng, or nakaharap niya ang iba't ibang klase ng redirection or rejection. And then after nun, lumipat na siya ulit dito sa isang local airline and pasa rin naman siya agad. So may pag-asa pa raw sa mga susubok at baka makaharap ngayon ng rejection, pero wag naman daw susuko sa pangarap. Mahaba din pala yung proseso para sa kanya, no? Pero paano nga ba mag-apply bilang isang flight attendant? Malalaman ba kaagad sa airline kung mahigpit sila sa height requirement? Pops, yan yung pinakapaalala sa mga may gustong mag-apply sa mga pag-recruitments, pag may application process na darating. Aralin daw at alamin muna yung impormasyon kung ano ba yung requirements o preferences na hinahanap nga ng airline sa pag-a-applyan. Labas lahat naman daw yun, nilalabas, may online announcements naman, may memos naman, kahit sa JobStreet or any online job seeking na websites, makikita naman daw yun. Or bukod naman dyan, maganda rin daw na alamin kung may kakilala na nagtatrabaho doon para magkaroon nga ng impormasyon para malaman natin kung kakayanin ba yung application process, may iba bang kailangan i-consider, or pwede nang ilaban as it is. Pops J. Merimon, kapag hindi nakapasa sa height requirement, nire-recommenda ba sa aplikanteng mag-apply ka na lang sa ibang bakanting posisyon sa airline? Yes, Pops J. Tulad nga ng HR o any other recruitment committee, nasabi sa atin ni First Captain Steve Dailisan, lahat naman daw nadadaan sa pag-uusap. Maayos naman daw na ini-inform yung applicants kung sakaling hindi raw sila pasok doon nga sa requirements, at na-open naman daw yung discussion or conversation kung saan sila pwede pang makapag-apply or iti-taken put into consideration kung saan sila pwedeng maipasok na trabaho kung pasok naman daw sila or they meet the requirements pagdating nga sa character, sa personality, sa communications, even pagdating sa intellect or knowledge, Pops J. Alright, maraming salamat, Merimon Reyes.